Hello guys! Welcome back to Maclean's Diary YouTube channel! Ayan guys, our vlog for today is about urticaria o yung tinatawag na tagulabay sa Tagalog. And this content is based on my experience. Ayan guys, I'm not a medical professional po, basta ito ay base lamang sa aking naranasan at sa pinaliwanag sa akin ng aking doktor tungkol sa aking skin condition. So ayan guys, ang urticaria o tagulabay ay pantal na kagaya nito. Lumalabas siya sa iba't ibang parte ng ating katawan. So based on my experience, lumabas yung urticaria ko sa binti, hita, kamay, palad, at labi. So ayan guys, mapunta na tayo dun sa ano, sa topic na saan nga ba nakukuha ang urticaria. Ito ay malalaking pantal na karaniwang lumalabas tuwing gabi, lalo na sa panahon ng taglamig. Dahil daw ito guys, sa pagtaas ito ng ating histamine level tuwing gabi. So ayan guys, anong nagkaroon kasi ako ng urticaria? Ano siya? Yun nga, tuwing gabi. Tapos ang mangyayari sa akin, uubuhin muna ako, na parang lamig na lamig ako, tapos ayun na, mamaya may lalabas ng mga pantal, tapos ayun, sobrang kate na ano siya, mainit sa pakiramdam, tapos nakakainis kasi alam mo yun, lumabas kasi sa akin yun magpapasko siya nun, mag December yun, so ano, sobrang lamig, diba? So ayun, tuwing gabi, as in tuwing gabi talaga siya lumalabas, tapos mostly hindi talaga ako nakakatulog tuwing magdamag. Ubo ako ng ubo, kamot ako ng kamot. Ayan, hanggang umiiyak na ako. So ayun, parang 2 days na nagkaroon ako ng ganun, di ako mapakali. Kaya ang ginawa ko, pumunta na ako ng doktor. Tapos ayun guys, ang sabi sa akin ng doktor ko, ang paliwanag niya sa akin, madami daw cause of tagulabay. Ang mga cause of tagulabay daw is pagkain, o pets, yung mga balahibo ng ating mga pets, kagaya nung sa aso, yung sa pusa, 'di ba, mababalahibo sila. Pwede din daw pong stress or hormonal imbalance. At saka yung tuwing sobrang init, saka tuwing sobrang lamig. So ayan guys, based sa akin kasi sobrang tuwing sobrang lamig. Pero kasi kadalasan daw kapag sa family nyo, meron daw talagang parang may mga merong allergy. So yun, madalas dun ka nakakakuha. I mean guys, kapag meron kayong allergy sa family, yung family history nyo is merong mga skin condition, so yun, maaari din daw yun pagmulan. So ayan guys, yung binigay sa akin na treatment na gamot is Montelukast, tapos binigyan ako ng Alerta, yung antihistamine, ang brand niya is Alerta. Tapos binigyan din ako ni Doc ng vitamin D3. Pang daw yun guys, pang tulong para mabilis na mawala yung urticaria. So ayun guys, nung nakainom naman ako ng ganun, ayun, umukay naman yung pakiramdam ko. Siguro after a day na nakainom ako, ayun, bumuti-buti yung pakiramdam ko. So ayun guys, ano nga ba yung mga dapat i-avoid ng mga pagkain? Ang sabi sa akin ng doktor is yung sa gulay, lahat ng gulay except for tomato, bell pepper, tsaka eggplant or yung talong na tinatawag. Tapos sa prutas, lahat ng prutas except for avocado, pakwan, orange o yung dalangkita. Tapos ayun guys, tapos sabi din niya, avoid din daw yung yung sa sobrang init na sobrang init na area or dun sa area na sobrang malamig. Ayun. Tapos dapat daw mag-wear daw ng comfortable clothes para makahinga yung ating skin.
Tapos isa pa guys, ano, nag-recommend din siya sa akin ng mga ano, nag-recommend siya sa akin ng bath soap. So ang na-recommend niya sa akin dapat 'to yung merong mga oatmeal content. So ang binili ko na lang is yung Aveeno. I mean guys, yung pang baby. Aveeno pang baby. So ayan guys, dahil ano guys, napavlog ako dahil malapit na yung ano, yung Pasko. Bali ngayon nga ay malamig na. Kaya ayun guys, medyo naaano naman ako. Baka mamaya magkaroon na naman ako ng magkaroon na naman ako ng urticaria. So ayun guys, kasi medyo mahirap din. Pero at least, alam ko nang iiwas ang mga pagkain, tsaka yung iinumin na gamot. Pero magpapakonsult pa rin ako ulit kasi meron akong baby. So ayan guys, si Admin D ay merong baby. Kaya minsan hindi ko nababalikan yung page kasi meron akong baby, hindi ako makakapag-update minsan. Pero ayun pa rin, pinipilit ko pa rin naman mag-update every day. So ayan guys, tsaka medyo busy din kasi merong mga pinapagawa si Ma'am Maclean's na para makatulong din sa inyo. So, ayun guys. So, ayun guys. Yun lang. Para lang po sa mga ano, dahil malamig na nga, baka merong magkaroon nun sa inyo. At least, diba, alam nyo kung urticaria ba yun o ano. Pero, mas maganda po, magpa-consult pa rin po kayo sa doctor.